action. Sabi po dito, Achan, son of Carmi. So, ang pangalan? May name of Achan. So, pangalan po ng pangalan niya. Kaya po kayo, pag nagkano, kayo mapangalan na Achan. Ikasala po si Achan eh. So, the son of Zimri, the son of Sarah, the tribe of Judah. The tribe of Judah. And we know, Jesus Christ and King David came from the tribe of Judah. Diba? Si Judah po, isa po sa mga anak ni Isaac. Diba? Ni Isaac and then, ang Jacob. So, it's Jacob. Anak ni si Isaac, anak ni Jacob. At si Jacob po, anak po niya ng 12 tribes of Israel. And Jesus is came from the tribes of Judah, na isa sa mga anak ni Jacob, na kapatid ni Joseph na aray. Yeah, pamilya na kayo? Na kapatid ni Joseph si Judah. Okay? So, ngayon po si Jesus, doon po siya nanggaling. So, the proper tribes are Akin and David. Inam po namin ito. So, next. So, the Lord's anger burned against Israel. The Lord said to Joshua, "Stand up, what are you doing down on your face? Israel has sinned, they have violated my covenant." So, sabi dito, wala na po mong next slide dyan. That is why Israelites cannot stand against their enemies. Kasi po, nagkasala po sila. Kaya tingnan po natin ito. Diba, they are unfaithful regarding the devoted things. Sino pa kumuha ng mga devoted things? Si Achan, tingnan po natin ito. They have taken some of the devoted things they have stolen. They have lied. They have put them in their own possessions. Diba? That is why Israelites can stand against their enemies and be made liable to destruction. Amen. Sabi po ni Jesus, dahil po sa kasalanan, tinamuhin po rin ito, sabasahin po natin sabay-sabay, "I will not be with you anymore unless you destroy whatever among you is devoted to destruction." Amen? Kung bakit inalisan sila ng presensya ng Panginoon, dahil po nagkaroon ng kasalanan. Makasabi sa amin po, kasalanan. Amen? So sabi po siya na sin shall take the presence of God into our life. Kung bakit, pray tayo ng patay para mandry. Kasi bakit? Merong agency ang pagkakang tinatago. Na hindi mo makita ang tao, pagkita-kita po ng Panginoon. Amen. Na hindi ko may productive yan for the cause of God. Kina po natin ito. Kaya po, tatago po sila na si Dio Pai. Knowing na, ganit talunin mo. Overconfident si Joshua. Amen. So, tinan po natin ito. Ano pong ginawa kay Achan? Ito, halaga po ito. Joshua said to Achan, Joshua 7:19, "My son, give glory to the Lord, the God of Israel, and honor him. Tell me what you have done. Do not hide it from me." Verse 20, Achan replied, "It is true. I have sinned against the Lord, the God of Israel. This is what I have done. When I saw the plunder, a beautiful robe from Babylonia, 200 shekels of silver and a bar of gold weighing 50 shekels, I coveted them and took them." Tinago po niya. "And they are hidden in the ground inside my tent with the silver underneath." Amen. Tinago po ni Achan. Alam niyo po, meron pong next verse dyan. Tunay po natin. Bakit po ginawa ito? Alam niyo po kung anong nangyari sa kanila? Ni Achan, sila po ay sinunog. Kasama ng kanyang buong pamilya at ng kanyang mga ari-arian. Sinunod po. So, ibig sabihin, ang kasalanan mo pala ay nakadamay. Hello? Yes. Kahit pala pamilya mo, pwedeng madamay pag nagkasala ka. Amen? Pag yung nagkasala ka lang ng tao, kahihiyan, nagpupukin na natin. Amen? Nakinin ang anak niya, ba't ganun yan? Diba? So, nasisipay magulang. Amen? Kahit po tayo, we are a pre-moral agent. We have the right to decide. Diba? Meron tayong free will to choose. Pero, nasisisi po ang pamilya natin. Nagdamay po ang pamilya natin. Why? Because we allow sin to enter into our life. Amen? So, hinayaan po natin. So, tingnan po natin, Israelites, allow sin to enter into. At tingnan po natin ito. At secret po ba yung kasalanan na yun? Hello? Secret po ba yun? No. I mean, secret po ba sa tayo Israelita? Hindi nalang pa sila natalo eh. Diba kaya nga, si Joshua, "Lord, bakit kami natalo? Why? Oh, why, Lord?" Diba? Ano rin po, unang-unang kasalanan po ng dadamay, kaya madami mamili natin. At di lang po yun. At pag pinapos ko po ito,
sa Facebook din. So meron po isang pastor ang na napakita ko nito. Napakaganda po. Nakasalanan po. But it's better to expose your sin to God rather than to be exposed by Him. No, si Achan, what happened? Si Achan po, in-expose siya ng Panginoon kina Joshua. Amen. Kaya don't allow sin in your life. At mas maganda po na expose mo na yung sarili mo between you and God. Diba? Kesa expose ka ng Panginoon sa mga tao. Nakahiya po yun. Amen. Nakahiya po yun. Alam mo. Andiyan po ba tayo? Amen. Masabi sa katabi mo, strive for holiness. So grabe po, no? Yung ginawa, no? So sa oras po ito, kung bakit po, alam niyo ang Panginoon, gusto niya pa na He want to show more. He want to manifest more in our life, sa buhay niya, sa buhay natin. Gusto niya yun. Pero, meron pong barrier between the miracles of God in our life. Meron pong hadlang kung bakit ang Diyos parang hindi niya ipakita yung fullness of His glory. And I believe na lahat po tayo, we want the fullness of His glory sa buhay natin. Amen? We want miracles to happen. We want signs and wonders to happen. Amen? We want revival in our life. We want revival in our spiritual life. We want our fire to be keep on burning. Amen? Pero because we allow sin to enter, that's a very dangerous. Sa pong malaking problema sa atin yun. And God, magpipigilan siya, ibuhos yung fullness of His glory sa atin. Alam mo, this night, I believe this is a special night sa atin. Now, let's come to reflect our life. Lord, meron po bang kasalanan na natatago ako na hindi ko ba na-confess sa iyo? Alam mo, pag nagpipray ako, Lord, patawarin mo ako kung meron nagawang hindi maganda. Minsan kasi, hindi mo na nakasakit ka na pala, nagkasala ka na pala. Lord, it is an intentional sin na hindi mo alam. Lord, ano man yun, patawarin mo po ako. Kahit wala akong alam na may nagawa ng kasalanan, Lord, patawarin mo ako, ano man yun. Amen? So we can do the same thing with God. Lord, patawarin mo po ako. From now on, I will strive for holiness. If you want to keep your fire burning, again, we are the living altars. Number one, we have to be intimate. Number two, we have to live in holiness. And let us never allow sin to enter our life. Amen? Hello? Stop sinning. Kung ayaw po natin i-expose tayo ng Panginoon. Amen. So this night, what are the sherems in your life? What are the things that are devoted for destruction na kailangan mo ng Lord? I hate this. Lord, ayoko na neto. Lord, gusto ko na mag-i-on-frag sa'yo. Lord, isusungo ko to sa'yo. What are the sherem? It is meron kang nakaaway, meron kang nakagalit na kaibigan mo, at sinabihan mo kung ano-ano, at meron kang tinataan mo sa iyong kwarto na hindi mo kaya isuko kay Lord. That is the sherem. That is devoted for destruction. And the utos is keep away from sherem. Keep away from devoted things for destruction. So, yung mga bagay sa buhay natin na buwipigil sa ating Panginoon to show His glory, His wonders. Alam niyo po, ang dream ko po is, I want heaven on earth. Marami po na rin yung mga stories after stories of what we have to do. Why? I want to experience that. We want to experience that. Bakit kaya, Lord? Then, Jesus sabi niya, impress me. Baka may kasalanan sa inyo. Baka merong hidden sin na tinatago na kailangan mong isuko sa Panginoon. Alam niyo po, nakatayo po ko dito, nag-speak ako. Hindi dahil ako'y perfecto. Kasi kung wala akong perfect ng tao, I'm here speaking because of the grace of God. Nagkakasalanan po tayo, di ba? Again, God is faithful and just. Sabi sa Bible, He is faithful and just and He will cleanse us in all our unrighteousness. Amen? So when we say, bakit God, bakit kailangan maging just ni God sa amin? Di ba sabi sa Bible, I think it is Peter, Pastor? 1 John 3:9. Di ba? Confess your sins and He is faithful and just. And He will forgive us in all our unrighteousness. Bakit po kailangan ng Panginoon na maging just siya sa atin? Bakit po? Kahit anong hindi natin ang kasalanan patawarin tayo ng Panginoon. Why? Kasi bakit? Because
need to be just because of Jesus Christ na namatay sa iyo, namatay sa katabi mo, at namatay sa ating lahat. Amen? Okay, ask forgiveness. Papatawarin kita. That big not because of you. That di dahil ikaw. That is because of my son, Jesus Christ. Amen? God is faithful. He need to be just because of Jesus. Amen? Kaya if you want to keep your fire burning, be intimate with Jesus. Like Maria did. And strive, let us need the holiness. Eat out. Ipakita natin that there fire inside of us. Merong apoy na nagmumula sa ating Panginoon. Makasabi sa katabi mo, sige. Gagawin mo na nga. Diba? So, ay, kung natin madami pamilya natin, stop. There's times na we have to say no. Say no. Ito, lagi po sinishare po ito sa SOL, yung Magic Man 41. Diba? Kaya yung mga post ko dyan, balik SOL kayo, masishare po sa inyo ito. Magic Man 41, watch and pray so you do not fall into temptation. Watch and pray. Why? If you watch and you do not pray, you will fall. I tell you. But and if you pray, if you do not watch, I tell you, you will also fall. But if you watch and pray, ano mangyari? Will not fall. Kasi bakit nilantay mo sa sarili mo at nadalagin ka? In tempting situation, pray. Alam mo, ito po lang, sinishare ko po ito lagi sa kanila. Napakinggan ko rin po sa isang pastor. Sabi po niya, alam niyo kayo, pag kayo ay busog, of the things in this world, in the things of heaven, kahit anong-anong sa'yo, you will not never give in. Parang ganito po yan. Ito, nakalala ko lang sa ASU. So, parang ito po ay, sino rito nakakain ng steak? Steak. Steak. So, ang steak po, alam niyo po ang steak. Pag ikaw nakakain ka ng maraming steak, busog na busog ka, di ba? Sino rito nakakain ng walang steak? Nakakain ng steak. Ay, yung steak na lang. Diba? So, ang ibig sabihin, pag ikaw, you are full with the things of in heaven, with the things of God, kahit anong alok sa'yo, kahit ikaw busog, nakakain ng steak, busog na ako, nakakain ng chunk ko. Alokin ka ng, ano ba saan ang pagkain yan? No. May chicken, mangbox, lechong manok. Kahit, I tell you, kahit anong alok po sa'yo, hindi ka kukuha, ayaw mo na, busog na, kasi matutuwal ka na eh. So, it is the same thing with our spiritual life. If you are full, if you are running busog sa English, if you are running busog, full ba yun? Diba? If you are full with the things of God, kahit anong alok sa'yo ng mundo, kahit anong alok sa'yo nito, tara dito, nagulat ako one time, doon sa karyeto, yung nakalabit sa akin. Uy, grabe yun, nakalabit. Diba? Pero if you feel, if you are full with the things of heaven, hindi ka po magigive sa mga puso. Amen? Sabi sa Bible, the one who is in you is greater than the one who is in the world. Amen? And again, the one who is in you is greater than the one who is in the world. So meaning, sino po nasa atin? We have Jesus, and Jesus overcame the world. Amen? Na-overcome po niya yung mundo, hindi po siya nagkasala. Kaya po, Jesus Christ, the perfect sacrifice of God sa atin. Amen? At yung mga hype po, napagin ko po kanina, yung mga hype na yun, it just temporarily covered the sin. But Jesus Christ, the perfect sacrifice, He completely removed the sin and washes our sins. Diba sabi nga ron, He took our infirmities, He took our sins away. Amen? So, ganun ka po ang ating Panginoon. So, gusto ko magtapos sa tayo, no? So, ano po ulit ito? What are the firewood that we need to add? So, in order to sustain our fire, or even to grow more the fire of God na nasa atin, number one, sabay-sabay po tayo, add the fire. Of intimacy. Firewood, rather. Intimacy. Second, add the firewood of holiness. Kabanalan. So, did you get something tonight? Kita po pa kayo. I believe na, ano po, na-bless po tayo ngayon gabi. And I want to end with this Rema statement. Alam niyo po, kung sa Bible school po namin mayroong big idea, ako po mayroong Rema statement. So, every time po na makakita niyo ako, mayroong po ganito. So, what are the Rema statement? When we say Rema, it is a specific instruction of God sa atin. When we read the Bible, there are two things that are logos, the written word, and the Rema, the specific revelation of God sa buhay po natin. Ask me the verse. What are the Rema revelation?
If you're reading the Bible, if you meditate the Bible, you will have the rema. Makikita mo po ito. So ano po ito, sabay-sabay po natin sabihin? I will sustain my Father well through intimacy and holiness. So ngayon po, can you sing this song? Ano po itong kantang ito? Let us reflect. Kung merong times po na nanghina tayo, so let us offer, again, to commit ourselves to God. I-recommit po natin sa Panginoon. Libre ka po naman. Sige po, tayo po tayo lahat.